Ryu Akaho, hindi na nakapagpigil pa at na-real talk tuloy ang current undisputed super bantamweight world champion na kababayan niya na si Naoya Inoue. Akaho nagdududa na sa lakas ni Inoue sa super bantamweight division, lalo na raw kung akit pa sa mas mataas na timbang sa featherweight division. Wadu alas, it's my boy. Wala pa rin preno ang mga delikadong banta niya kay Inoue. Kung sakaling magharap sila, dahil talagang ang ulo ni Inoue ay ipapagulong niya. Dito po galing mga kakwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Bagamat sa ngayon, ang mga boxing fans ay nakatutok sa paparating na laban ni Inoue kontra yan kay Sam Goodman ngayong December 24 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Pero hindi pa rin maiwasan na mapag-usapan kung ano nga ba ang susunod na mga hakbang ni Inoue sa susunod na taon. Kaya naman, ang former Oriental Pacific Super Flyweight Champion na si Ryu Akaho ay nagsalita na at sobrang prangka sa dream match na gustong maikasa ang salpukan ng mga kababayan niya na sina Inoue at ang WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Sa YouTube ni Akaho, sinabi niya na gusto niya talaga na maikasa ang labang Inoue kontra kay Nakatani. Itong si Nakatani ay marami pa raw mga options kung sino ang kanyang kakalabanin. Pero kay Inoue ay tinaba, wala na siyang options o pagpipilian pa. At ayon pa kay Akaho, ang pagiging monster ni Inoue ay naipakita lang niya sa panahong nasa bantamweight division pa siya. Talagang makikita mo raw na sobra-sobra ang pagunlad ni Inoue sa kanyang galing at lakas sa bantamweight division pa. Kaya naman mga kakwento, ang mga pananalita ni Akaho ay nangangulugan ba na medyo naging mahina na itong si Inoue sa super bantamweight kaysa ikukumpara mo ito sa bantamweight. Bagamat hindi man direkta ang sinabi ni Akaho na medyo mahina si Inoue sa super bantamweight, pero prangkang sinabi ni Akaho na halimaw lang si Inoue sa bantamweight division. Kaya naman, ang mga pahayag ni Akaho mga kakwento ay medyo tumutugma sa mga opinion ng mga boxing experts na naging prangka din ni Inoue na alam nilang hindi pa akyat si Inoue sa featherweight dahil alam ni Inoue sa sarili niya na may kalalagyan talaga siya sa featherweight. Kaya sa ngayon ay nananatili si Inoue kung saan siya mas komportable at maniniguradong hindi siya makakatikim ng talo at ang super bantamweight ay ang kanyang paraiso. Tapos, iiwasan pa ang mga boksingero na banta sa kanya sa timbang na ito. Pero ganun pa man, itong si Akaho ay naging prangka kung sino ang papanigan niya kung sakaling magkakasalpukan sina Inoue at Nakatani. Ayon kay Akaho, kung itong si Inoue at si Nakatani ay magharap sa super bantamweight, itong si Inoue ay may kunti. Kunti lang naman na lamang kay Nakatani. Pero kung ang dalawa ay magharap sa mas mataas sa super bantamweight division, halimbawa raw sa featherweight, o di kaya sa super featherweight, para kay Akaho, ang may slight advantage na ay itong si Nakatani. At sa huli, sinabi ni Akaho na gusto niya talaga na may kasa ang dream match na ito sa susunod na taon, sa taong 2025. Ikaw kukwento, sang-ayon ka ba sa mga pinagsasabi ni Akaho patungkol kay Inoue at Nakatani at kung may kasa ang laban nila sa super bantamweight? Team Inoue ka ba o di kaya ay Team Nakatani? Pangyagagkwento, ang Quadro Alas, it's my boy, si Inoue ay hindi pa rin nilulubayan dahil hanggang sa ngayon ay mas agaalab pa ang mga banatan. Sinabi dito na kung bumagsak si Inoue kay Neri na tulula siya at inisip na kung paano kung ang nakatama sa kanya ay itong si Casimero. Nako talagang, gugulong raw ang ulo nito. Yeah.
Bangun pakah, bangun pakah, tinggi, hilang gambai, tutup, tutup, gahika, at dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rosendo Tuario, kay kakwentong Cristino Ansale, kay kakwentong Iron Jet, at ikaw kakwentong nanonood niyang shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan niyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.